Balik Pilipinas na ang ilang pambihirang Luzon Bleeding Heart Pigeons na pinarami sa Singapore. Matapos ng 7 taon, 8 ang nadagdag sa lahi ng mga ito na balak ngayong pakawalan sa kanilang natural habitat. Nakatutok si Von Aquino. Puti ang kulay ng leeg paibaba. Bluish-gray ang likod at tila may dugo sa kanyang dibdib. Ito ang Luzon Bleeding Heart Pigeon na sa Pilipinas lang makikita. Marahil marami sa atin ang hindi pamilyar sa ibon na ito. Kakaunti na lang kasi ang kanilang populasyon. These are very shy birds. It's very seldom that you see a wild bird photographer have a photo of this bird in the wild kasi sobrang ilap nila. Dalawa lang ang kayang isisiw niyan. And in the wild, probably once or twice a year lang siya pwedeng mag-breed. Kaya noong 2013, nagdesisyon ang DENR na pumasok sa conservation program sa Singapore para muling dumami ang Luzon Bleeding Heart Pigeons. Padala tayo ng mga parent stock sa Singapore for the conservation breeding. Tinry nila kung paano magkakameron ng reproduction under the controlled environment. Near threatened na yung status niya. No? Ibig sabihin, hindi na ganun kadami yung population niya. So, para hindi dumating sa level ng extinction. Matapos ang 7 taon, mula sa 2 pares ng ibon, may dagdag ng 10 na naiuwi na sa bansa kamakailan. Nakatakda silang pakawalan sa bahagi ng watershed sa Northern Luzon na kanilang natural habitat. Pag maganda at marami yung ating mga bird population, ibig sabihin maganda yung ating mga kagubatan. Pag maganda yung ating mga kagubatan, ibig sabihin marami tayong tubig, di ba? May panlaban tayo sa climate change. Parang life cycle yan. Ano? One species is dependent on several species of wildlife. So pag may nabawas na isa, halimbawa, yung bleeding heart, isa siya sa mga taga-disperse na mga seeds in a forest. Pag inalis mo yung Luzon bleeding heart, mayroong mga halaman na hindi natutubo. Nice ng DENR na maintindihan ng publiko na ang mga ibon tulad ng Luzon Bleeding Heart Pigeon ay hindi dapat hinuhuli at ikinukulong sa hawla o pinapatay. Sa halip, sila ay dapat hayaang maging malaya sa kagubatan para sa ikabubuti ng ating kalikasan. Let the birds and wildlife stay in the wild. No? Huwag nating hulihin, huwag nating barilin, huwag nating paglaruan kasi mas maganda at mas maayos sila. Nanando sila sa kanilang natural habitat. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.